Kamustahin naman natin ang sitwasyon sa Araneta Avenue sa Quezon City. May news to go si Oscar Oidal live. Oscar? Yes, Sandra, sa masandarito ay tuluyan ang tumaas ang baha sa Araneta Avenue, particular dyan sa may E. Rodriguez, kanto ng E. Rodriguez, kung saan napakabilis ng pagtaas. Alam mo, Sandra, mula kanina, mga bandang bago mag-alas 6 ng umaga, halos wala pang baha dyan sa lugar. Pero makalampas ng malakas na buhos sa ulan, pasado alas 6 ng umaga, mabilis na tumaas yung tubig hanggang umabot na nga sa Bewang, yung taas ng baha sa lugar na yan. At matapos nang patuloy pa yung malakas na buhos ng ulan, may mga parte na niyang Araneta Avenue na umaabot na hanggang dibdib yung taas ng baha. Bukod dyan sa may Araneta kanto ng E. Rodriguez, asahan mo, Sandra, na hindi na rin madadaanan yung bandang parte ng Talayan at maging dyan sa may Barangay Tatalon. Marami na rin lugar na apektado ng baha. Dito sa may NS Amoranto, Araneta pa rin yan, Sandra, hindi na rin nadadaanan yan kahit anong mga malaking sasakyan. Na may mga dineploy naman na doon ang mga tauhan ng local government ng Quezon City ng mga rubber boats at mga malalaking truck para nga kahit papaano ay mailikas yung mga taong gusto magpalikas. Pero alam mo, iba yung atmosphere, Sandra. Kaya kanina ay relax pa yung mga tao dito. Ginawa pang resort itong Araneta Avenue. May mga batang lalanguyan. At alin mo yung dianantana yung peligrong dulot nung dumi ng baha. Tsaka siyempre, yung peligro na nidurot ng patuloy na pagtaas ng tubig. Sandra? Oscar, saan yung mga lugar na nagsilbing evacuation center ng mga residente? Kasi naalala ko dati, pati yung Santo Domingo Church, naging evacuation center ng mga residente dyan. As of the moment, Sandra, hindi pa natin matiyak, pero asahan mo nga yan, yan nabanggit mo, yung mga simbahan, yung mga medyo matataas na bahagi na barangay na may mga basketball court. Ang ano kasi niyan, hanggang kaninang bandang alas 6, Sandra, hindi mo isipin talagang muling tataas yung tubig eh. Dahil talagang walang baha ng madaling araw. Talagang bigla-bigla yung itong pasado alas 6. At sa ngayon ay nakakalat na yung mga tauhan ng local government at pilit nilang inililikas yung mga tao, particular doon sa mga nakatira sa gilid ng Araneta Avenue. Pero magugulat ka, Sandra, marami pa rin talaga ang hindi sumasama. Yung iba, imbis na daw iligas sila, dala na lang daw sila ng pagkain. Yung mga ganyan yung mga maririnig kong sentimento. Oo, yung mga minsan nakausap namin yung mga rescuers. Kumusta, sir? Ba't ilan lang po ang nadala nyo? Ayaw naman daw sumama sa kanila. Ang gusto pa, dala daw sila ng pagkain po. So hanggang ngayon, meron pa rin ayaw lumikas, Oscar? Meron pa rin doon, meron pa rin mga natitira, mm-hmm. Sandra. Lalo na sa mga matataas na bahagi o malalalanin na bahagi na parte ng Araneta Avenue. Oscar, tama ba yung rinig ko? Parang ang sinasabi ng mga residente, bigla-bigla yung tubig. Meaning nagulat din sila doon sa biglang pagtaas ng tubig sa lugar nila? Yung particular kasi yung Araneta Corner E-Road, bahain talaga yan, Sandra. So tingin ko parang tanggap na nila. Karamihan sa kanila, tanggap na talagang tumataas yung tubig dito pag itong malakas ang ulan. Pero yung kaninang obserbasyon ko, sa akin yun eh. Kasi mula kagabi, naglilibot tayo niyan eh. Naglilibot na tayo ng madali araw eh. Inoobserbahan natin yung pagtaas ng baha sa iba't ibang parte ng Quezon City. Hanggang magliliwanag, Sandra, hindi tumataas ang tubig baha, o ang baha dyan sa may kaba ng Araneta Avenue. Pasado alas 6 na lang ng magkaroon ng pagtaas sa tubig. So, bigla-bigla din yung taas. So, asahan mo pa dahil lumakas na naman ang buhos ng ulan eh. So, ang niyan, talagang dapat mailigas sila. And ideally, mailigas sila. Dahil talagang hindi safe para sa mga tao yon. Okay, maraming salamat sa iyo. Ingat kayo dyan, Oscar Oida.